Samantala, tatakbong senador ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ano-ano ang mga plataporma ng Butihing Pastor? Alamin natin sa balitang iatid ni Jason Rubrico Live. Jason, magandang gabi! Kyle, magandang gabi. Ilan nga sa mga plataporma ni Pastor Apollo C. Kibuloy ay ang pagprotekta sa religious freedom ng bawat Pilipino, pagbibigay o pagkakaroon ng libreng gamot at mabilis na medical services, pagbibigay ng dekalidad na edukasyon at tigit sa lahat pag-iting sa kanyang kampanyang Zero Corruption. Pastor Apollo Kibuloy is running for Senator of the Republic of the Philippines. Opisyal nang nakapaghain ng kanyang kandidatura ang spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagkasenador sa huling araw ng Certificate of Candidacy Filing dito sa 10th City ng Manila Hotel. Nais maging senador ni Pastor Apollo upang maging bahagi ng solusyon na re-resolba sa patong-patong na mga problema ang kinakaharap ng Pilipinas. Ang focus po niya, bakit siya tumakbo? Dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. It means yung focus ng kanyang platform of government is God-centered, Philippine-centered, and Filipino-centered na platform, lalo na sa legislation bilang isang senador. Isa sa mga tututukan ng Butihing Pastor ay ang pagprotekta sa religious freedom ng bawat Pilipino. Nais din ni Pastor Apollo na tiyakin ang pagkakaroon ng libreng gamot at mabilis na serbisyong medikal para sa mga mahihirap. Ang priority po niya, number one, is yung religious freedom. Naniwala po si Pastor Apollo Kibuloy that religious freedom is inviolable. It means kailangan ang government po natin should secure the holy grounds against state forces. Second, kailangan protektahan ang mga mahihirap, mga poor, particularly sa health, free medicine, fast medical services. Tinayak din ni Pastor Apollo na siya ay magiging senador ng bawat Pilipino. Pastor Kibuloy will be the senator sa mga mahihirap, senator sa mga ordinaryong mga Pilipino, senador sa mga manggagawa. Madaling lapitan, willing makinig sa lahat ng problema ng taong bayan. Tututukan din ng Butihing Pastor ang pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon na magiging accessible sa maraming Pilipino. Higit sa lahat, paigtingin ni Pastor Apollo ang kampanya niyang Zero Corruption na matagumpay niya nang nagawa sa The Kingdom of Jesus Christ. Zero Corruption. Makita naman natin, exhibit number one is the KOJC. Kung ano po yung ginawa ni Pastor Kibuloy sa KOJC, yung kingdom, yung sa Tamayong and sa lahat sa buong mundo, yun ang gagawin po niya sa buong Pilipinas bilang isang senador. Kaya samantala, bumuhos ang mga positibong reaksyon sa iba't ibang social media platforms patungkol nga dito sa desisyon ni Pastor Apollo C. Kibuloy na tumakbo sa pagka-senador sa darating na 2025 midterm elections. Marami sa ating mga kababayan ang nagpahayag ng pagtiwala at pagsuporta sa ating Butihing Pastor. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, balik sa iyo, Kyle. Tama ka nga, Jason, dahil kahit ako, nakita ko rin, grabe yung pagsuporta at tiwala talaga ng mga kababayan nating Pilipino sa social media na gustong-gusto nilang tumakbo talaga ang Butihing Pastor sa pagkasenador sa 2025 midterm election. So maraming salamat, Jason Rubrico, sa detalye ng iyong balita live.